So, si March, papakita ko after 3 weeks ng kanyang stud session. So, yung red na dog, yan, may harness pa siya. Galing siya sa labas. At winok siya sa labas. Kakauwi niya lang. Pag uwi namin, nasa, pinalabas na si March. Nabutan namin si March nasa labas. Hindi talaga sila nag-aabot. Pagka ganyan lang. Ayun, nakita niyo may sabit pa yung sa... Sa likuran niya, may sabit. Alam niyo na kung ano yung sumasabit. So, ito si March, 3 weeks after na meeting niya. Mamaya, ilalapit natin kay March. So, welcome sa channel ko, Mini PH. Ito naman yung mga male. Yan, si Uwu, naka-mohawk. Ginupitan ko ng mohawk. Kanya yung itsura ni Uwu. Si Inu, pinabayaan ko lang. Mamaya si Tofu may kita nyo din. So, niligpit na si March. Sandali lang siya pinapalabas kasi baka magtatalon. So si March sa vulva niya may lumabas na puti o parang sipon na maputi. O yung ganyan parang silya maputi. Ganyan. Nung second week ni March. Possible sign nyo na bunti si March. Pero hintayin pa natin. So, ulitin natin, may lumabas na white na liquid. Ganyan, parang sa monoblock na yan. O parang kulay din ng, yan, ng Maltese. Pero, pantayin nyo yung ganun sa female dog nyo. Kasi possible na magka-infection yun, magtumuloy. Check nyo na lang kung gano'ng kadami. So, pag sobrang dami nakita nyo, dali nyo na sa vet. Para mabigyan na gamot. So, mamaya, papakita natin uli si March na mag-isa. So, yung male dog, galing siya sa labas. Sinasanay ko siya sa pag-walk. At yun, harness ang ginamit niya kasi makapal yung leg nila. Yung breed na yon makapal yung leg nila. Pero, okay naman siya sa choker. Hindi naman siya malikot. Pero, mas maganda yung harness. So, ito na si March. 3 weeks nga. So, abangan natin yung 4th week, kaya subscribe kayo. 3 weeks after mating. Sa 2 weeks, pwede na kayo magpa-relaxin test. Yung ano siya, para siyang pregnancy test kit sa tao. Pero sa vet clinic yung ginagawa. Vet nyo ang gagawa. So, hindi siya yung katulad sa tao, pero yung ano... Hindi siya yung katulad sa tao, in a sense na pwede mong gawin. Hindi siya katulad nun sa tao na iihian. Itong test kit na available sa may vet sa amin, kukuha ng dugo at parang progesterone. So, hindi ko alam kung may bagong technology na. Update ko na lang kayo kung meron ng available na bagong test sa vet clinic na mga pinupuntahan ko. Pero sa pinupuntahan ko, ito yung fastest way para malaman kung buntis yung aso nyo. 2 weeks after ng mating, pwede na. O 20 days to be exact. Dun sa vet na pinupuntahan namin, 20 days dun after second mating. So, check nyo na lang or tanong nyo na lang sa vet na pupuntahan nyo. Hindi rin naman lahat merong ganun test. So, itanong nyo kung ano yung procedure nila. So, ayun si March. Tignan nyo na lang, i-comment nyo kung buntis. Pero hindi natin ipapatest si March ng relaxin at ultrasound. Kasi next na yung ultrasound para malaman kung buntis. Ultrasound. Tapos, x-ray na. Kasi yung ultrasound after 5 weeks, pwede na. 35 days. Depende sa clinic. Merong mas maaga. Tanong nyo na lang sa clinic na pupunta nyo. Iba-iba sila. Hindi sila pare-pareho. Pero yung napuntahan ko, 35 days. Pero, meron mga mas maaga pa. Pero yung pinuntahan ko nga, 35 days. Tapos sa x-ray naman, kailangan medyo mature na o malaki na. So, ang gawin nyo sa x-ray kapag ano na, malapit na manganak para malaman nyo kung, may idea kayo kung ilan yung anak pa x-ray nyo.
Pero hindi accurate din yun. May aso ako dito na 6 lagi ang estimate, pero magiging 7, 8. Hindi talaga may kita lahat. At least may idea ka lang kung ilan yung expect mo. Sa isang pinupuntahan ko sa x-ray para sa pregnant dogs, 45 days yung sa kanila. So, ganun na rin. Tanong nyo na lang din sa pupuntahan yung clinic kung ilang days sa kanila. Ayan guys, may tatlong procedure na sa vet na sinabi ko para malaman kung buntis yung aso natin. So, dalhin nyo na lang sa mga vet, sa suking vet nyo para pagawa nyo ng mga test. So, kung first timer kayo, mas maganda na pagawa nyo na lang yung mga ganitong test, pero alamin nyo din yung condition ng aso nyo pag lumalabas ng bahay nyo. Kasi may asong, yun nga, katulad ng isa kong aso, si Tofu, sumusuka siya. Pag malapit na biyahe, okay lang, pero yung 10 kilometers, 20, sumusuka na siya. Yung ibang aso din may trauma sa clinic, sa pinto pa lang umiihi na. So, kaya alam niyo dapat yung o kabisado niyo yung aso niyo, yung attitude ng aso niyo, yung reaction ng aso niyo. So, sa aso ko naman, wala namang ganun na umiihi sa labas pa lang ng clinic, na natatakot na. Noong una nagpa-x-ray ako sa mated na aso, year 2004 pa. Pero noon, wala pang binibigay na copy. O yung copy, hindi ko alam ang tawag doon, yung parang picture ng x-ray. Wala ring CD na binibigay. Pero dito na experience ko, may napunta na akong clinic dito. Nagbigay ng CD at email. Pwede mo ibigay yung email mo. I-email na nila yung result. Hindi katulad sa noon nga na na-experience ko sa malalaking clinic pa sa Manila noon. Wala pang ganun na email at CD. Pag nagpagawa kayo ng mga ganyang procedure sa vet nyo, tapos positive, pwede na kayo magpagawa ng reseta sa mga vitamins at feeding guide. Yan. Tuturo na sa inyo ng vet nyo. O pwede naman kayo mag-research din. So, iba-iba nga kasi ang suggestion at binibigay ng vet. Depende rin sa brand na hawak nila. So, ganun din. Kung may tanong pa kayo, comment nyo na lang. Like, comment, share, subscribe. Bye-bye!